Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa si Good News. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Umani ng suporta sa Senado ang 100 pisong dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa buong bansa. Giit ng isang senador, mahalaga ang nasabing dagdag sa sahod dahil na rin sa nararanasang epekto ng sobra-sobrang taas sa presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Raymond Dedpaas. Umaasa ang mga senador na mas mapabilis ang pagpasa ng panukalang batas para sa 100 pisong dagdag sa minimum wage nationwide. Ito'y matapos isa lang kagabi sa plenary sa kauna-unang pagkakataon. Sa sponsorship speech ni Senador Jingo Estrada na siyang chairman ng Senate Committee on Labor, iginit nitong kailangan ng dagdag sahod dahil sa epekto ng inflation at sobra-sobra nang itinaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi na makagapay ang tinatanggap na minimum wage ng ating mga manggagawa na kailangan ng living wage. Sa ngayon ay pinakamataas ang tinatanggap sa Metro Manila na 610 pesos bilang minimum, ngunit sa mga probinsya ay may tumatanggap lang ng 300 pesos. Sinabi ni Estrada na tugon ito ng Senado sa panawagan ng mga manggagawa na umento sa sahod. A dignified wage and ultimately respect. Bilang pinuno ng Senate Committee on Labor, naniniwala po tayo na para sa ordinaryong manggagawa, makakatulong ang taas sahod na ito para pambili ng bigas at ulam, pamasahe at pandagdag maski sa maliit na halaga sa pang-araw-araw na gastusin. We also hope that after this legislative initiative, our regional wage boards would work expeditiously and be more sympathetic, proactive, and responsive to the needs and plight of our workers. Para naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, sagot nila ito sa matagal ng panawagan para sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Mula sa orihinal na 150 pesos na dagdag sahod ay pumayag ito sa 100 pesos. Giit ni Zubiri, kailangan itong ipatupad nationwide dahil kung gaano kamahal ang mga bilihin sa Metro Manila, ganito din kataas ang presyo sa mga probinsya. Sa katunayan, mas mataas pa ang singil sa kuryente sa Mindanao kumpara sa Metro Manila. Para naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, hindi man talaga makasasapat, ngunit magdudulot ito ng kaunting ginhawa sa ating mga manggagawa. Dahil sa pinakauling poverty statistics ng Philippine Statistics Authority, ang monthly poverty threshold ng isang pamilya na may 5 miyembro ay 13,797 kada buwan. Nagpasalamat naman si Senador Ramon Bong Remilla Jr., isa sa mga pangunahing authors ng panukala at nasimulan ng matalaka ito sa plenary. Sabi ni Revilla, ilang beses na nitong inihain ang panukalang 150 pesos na dagdag sa sweldo ng mga manggagawa sa mga nakalipas na kongreso at ngayon lamang ito umabot sa plenary debate. Suportado din ito ni na Senate Pro Tempore Loren Legarda, Senador Bato de la Rosa, Robin Padilla, Nancy Binay at Senador Christopher Bongo. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dedpaas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na indikasyon ng lumalakas na kumpiyansa sa ekonomiya ng Pilipinas ang mataas na employment rate. Ayon kay PBBM, nangangahulugan din ito ng mas maraming oportunidad ang magbubukas para sa mga manggagawang Pilipino. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Let Narciso. Porsigido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpatuloy ang momentum sa gumagandang labor market performance. Para sa Pangulo, ang pagtaas ng employment rate ay indikasyon ng lumalakas na kumpiyansa sa ekonomiya ng Pilipinas. Nangangahulugan rin anya ito na mas maraming oportunidad ang nagbubukas para sa mga manggagawang Pilipino. Dahil dito, sinabi ni Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang upskilling at reskilling ng mga manggagawa. Ito'y para maihanda sila sa mga bago at uusbong pang-demand sa labor market. Positibo rin ang presidente sa paglago ng lahat ng mga pangunahing industriya gaya ng construction, agrikultura at mga serbisyo. Ayon kay PBBM, ang pagbaba ng underemployment ay nagpapakita rin ng bumubuting kalidad ng trabaho at katatagan. Batay sa December 2023 Labor Force Survey, na itala sa 3.1% ang unemployment rate, mas mababa sa 4.3% sa parehong panahon noong 2022. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsimula ng ibigay sa mga displaced overseas Filipino workers sa Saudi Arabia ang kanilang compensations. Pagtitiyak mismo ni PBBM na proseso na ng Overseas Filipino Bank at Land Bank ang mahigit 1,000 indemnity checks mula sa Alima Bank. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Nagsimula ng ibigay ang kompensasyon o bayad sa mga OFW sa Saudi Arabia na naapektuhan dahil sa mga nabangkaroteng construction companies sa nasabing bansa. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang video message nitong Martes. Is ko ng balitaan ang ating mga OFW na nagaling sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na bangkarote nag-file ng claim sa insurance. Ayon pa sa anunsyo ng Pangulo, na proseso na ng Overseas Filipino Bank at Land Bank ang mahigit 1,000 indemnity checks mula sa Alinma Bank. Dagdag pa ng Pangulo, 843 checks na ang naayos at naibigay sa mga OFW. Nasa mahigit 10,000 OFW naman ang may pending claims pa. Ang kabuang halagaan niya ng mga cheque ay nasa mahigit 868 million pesos. Dagdag pa ng Pangulo, nangako ang Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman na kanilang ibabayad ang insurance claims sa mga Pilipino roon na nawala ng trabaho. Matatandaang noong 2022 Apex Summit sa Bangkok, nangako si bin Salman kay Pangulong Marcos na kanilang ibabayad sa mga OFW ang matagal nang hinihintay na sahod. Nasa 10,000 hanggang 14,000 OFWs na nagtrabaho sa mga naturang construction company sa Saudi Arabia ang naghihintay para sa kanilang labor claims ng halos isang dekada na. Bagamat nasawi na ang ilan sa mga ito, hinihintay pa rin ang kanilang kaanak ang dapat sana'y naibigay sa kanila. Samantala nitong Desyembre, inanunsyo ng Department of Migrant Workers na nagsimula ng matanggap ng ilang mga OFW ang kanilang mga cheque. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inilunsad na ng Commission on Election o COMELEC ang Register Anywhere program bilang pag-arangkada ng voter registration period para sa darating na local and national elections. Ang mga detalye tutukan sa report ni Milly Borja. Inilunsad ng Commission on Elections o COMELEC ang Register Anywhere Program o RAP, unang pumasok sa kasunduan ng COMELEC at PhilInvest Land Incorporation para sa paglalagay ng registration site sa mga mall gaya sa Alabang, Bacoor, Tagaytay at Cebu. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, magbubukas pa sila ng karagdagang RAP site sa iba pang mall, sa mga simbahan, universidad at mga ahensya ng gobyerno. Bahagi ito ng pag-arangkada ng voters registration period para sa national at
local elections sa susunod na taon. Samantala, pinalawig pa ng sakop ng RAP kung saan maaari na rin silang serbisyuhan ang mga nasa vulnerable sector tulad ng senior citizen, PWDs at indigenous persons sa paglulunsad pa ng special RAP schedule sa Festival Mall Alabang. Inilutang sa briefing kasama si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng flood control master plan sa Davao River. Ayon sa Office of Civil Defense, ito ay may kaugnayan sa mungkahing bumuo ng Integrated Flood Control Project sa tulong ng Japan International Cooperation Agency. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Edmiel Parosa. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno na pag-aralan ng flood control master plan para sa Davao River. Ayon sa Office of Civil Defense, kaugnay ito na mungkahing bumuo ng Integrated Flood Control Project sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o ng JICA sa situation briefing na pinangunahan mismo ni PBBM. Kasunod ng malaking landslide sa Maco, Davao de Oro, pinamomonitor niya kay DNR Secretary Maria Antonia Lulolaizaga ang pag-aaral ng JICA kasama ng mga lokal na pamahalaan. Matatandaang kamakalawa na minungkahin ng OCD ang pagkakaroon ng mas istriktong pagbabawal sa irresponsibleng pagmimina matapos ng heavy siltation na nakita sa Tagum ni Buganon River na nagdulot ng malawakang pagbaha sa Davao Region. Sa pinakauling report mula sa ground, hindi bababa sa 6 ang nahuhugot ng bangkay sa landslide sa barangay Masara, habang higit 4 na po pa rin ang nawawala. Karamihan sa mga biktima ay pawang mga empleyado ng Apex Mining Company na pauwi na umano ng mataburan ng lupa ang sasakyan nilang dalawang bus Martes ng gabi. Nagpahayag naman ang kahamdaan ng OCD sa pag-augment ng iba't ibang response at support unit para sa trahedyang ito sa Davao. Para sa Kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Nilunsad sa Quezon City ang kauna-unahang Vendor Business School sa Pilipinas. Layunin daw nito na mabigyan ng training ang mga local vendors ng lungsod upang malinang ang kanilang kaalaman sa pagnenegosyo. Tutukan ang iba pang detalye sa report na ito. Naglunsad ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng kauna-unahang Vendor Business School sa Pilipinas. Ayon sa Quezon LGU, ang unang batch ay kabibilangan ng 49 na public vendors, 60 hawker vendors o ang mga palipat-lipat na vendor at 60 na temporary vendors. Sa ilalim ang nasabing vendors sa 6 na buwang training sa entrepreneurship, food safety, market technology, adaptation to climate change at proper calorie content for food. Layunin ng VBS na tulungan ng mga local vendors ng nasabing lungsod na malinang ang kanilang kaalaman sa iba't ibang aspeto ng pagnenegosyo. Sa kasalukuyan, tanging ang Nairobi City sa Kenya at ngayon ang Quezon City ang ikalawa sa natatanging mayroong vendor business school sa buong mundo. Magsisimula ang training ng mga vendor business students ngayong buwan at magtatapos naman sa buwan ng Hulyo. Sa pangunguna ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, sinabi nito na bukod sa pagtuturo kung paano kumita ang mga vendor, ay bibigyan din ng mga ito ng kaalaman sa pagtitinda ng masusustansyang pagkain. Sa kanilang graduation o pagtatapos naman, isasama na sila sa pangkabuhayang QC program kung saan bibigyan sila ng kapital na nagkakahalaga ng 10,000 hanggang 20,000 piso para makatulong sa kanilang negosyo at pagsisimula. May alok na libreng online courses ang Harvard University para sa mga mag-aaral na nagnanais na makapag-aral sa universidad. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. May alok na libreng online courses ang prestigyosong Harvard University ngayong taon. Sa official website ng Harvard, nasa 142 online courses ang inaalok ng nasabing universidad, kabilang na ang mga kurso sa programming, history, data sciences, mathematics at humanities. Ang mga kurso ay magtatagal mula isang linggo hanggang higit sa 12 linggo na eksklusibong ituturo online, kadalasang asynchronously upang mabigyan ng dagdag oras ang mga mag-aaral na makumpleto ang trabaho sa loob ng mas malawak na itinalagang timeframe. Mayroon din libreng access sa material sa bawat kurso ang mga mag-e-enroll, kabilang ang mga video at mga babasahin na inihanda ng mga instructor. Kapag nakumpleto na ang mga nasabing kurso, maaaring magbayad ng fee mula 6,000 piso hanggang 17,000 piso upang makakuha ng Certificate of Completion na verified ng universidad.
Kilala ang Harvard University bilang isang prestigyosong paaralan at pinakamatandang institusyon ng United States kung saan may mga ilang Pilipino na rin ang nakapag-aral dito. Dinalhan naman ng higit 1,000,000 katao ang katatapos lang na pagdiriwang ng Chinese New Year sa Chinatown sa lungsod ng Maynila. Naging matagumpay at payapa rin daw ang naging selebrasyon ng nasabing okasyon. Narito ang iba pang detalye sa report ni Millie Borja. Aabot sa nasa 1.5 milyong katao ang dumalo at nakaisa sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Chinatown sa Maynila ayon sa pagdaya ng Manila Police District. Pinangunahan ni na Vice Mayor Yul Servo at City Administrator Bernie ang pagsalubong ng mga dumalo maging sa mga Chinese-Filipino community sa Year of the Wood Dragon ng February 9 at ang pagdaraos naman ng Solidarity Parade ng February 10, mismong araw ng Chinese New Year. Nagpaabot naman ng mensahe at pagbati ang embahada ng China sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila sa pamumuno ni Manila Mayor Hany Lacuna Pangan sa matagumpay at payapang pagdaraos ng nasabing pagdiriwang. Dinayo naman ng libu-libong manonood ang 12 minutong pyro musical fireworks display na ginanap sa Chinese-Filipino Friendship Bridge. Samantala, pinuno naman ng higit 1,000,000 tao ang lansangan patungong Chinatown para sa naganap na Solidarity Parade na nilakukan ng 30 floats na kumakatawan sa City of Manila at ng iba pang Chinese-Filipino organizations. Isang malaking tagumpay naman inilarawan ni ang naging engrandeng pagdaraos ng Chinese New Year sa Manila Chinatown na isa sa pinakamatanda at pinakamalaki sa buong mundo. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Global pop group na Horizon, balik Pinas na sa March para sa kanilang Day Tour Comeback Showcase. Ang mga detalye sa balitang yan, iahatid ng ating showbiz angel. Heads up, fellow anchors! Nakatakdang umuwi sa Pinas ang all-Filipino global pop group Horizon para sa kanilang Day Tour Comeback Showcase. Sa anunsyo ng grupo sa anilang social media account, gaganapin ang Manila Showcase sa March 2. Sa ngayon ay wala pang ilabas na detalye tungkol sa tickets o kung saan ang venue ng day tour. Agad namang na-excite ang anchor sa announcement na ito ng Horizon. Kung matatandaan, last December, nasa bansa rin si Vinci, Kyler, Marcus, Jeremy, Racer, Winston at Kim para sa Asia Artist Awards sa ginanap sa Philippine Arena, kung saan naiuwi nila ang AAA Focus Award. Dito, pinerform nila ang rock version ng 16. Samantala, noong huli kong ang nakakwentuhan ng grupo, ibinahagi ng leader na si Vinci na kahit sila ay nasurpresa nang marinig ang demos at excited sa panibagong music na kanilang ilalabas. Yes, when we first heard the demos of the music, we were very surprised because it's something Horizon hasn't shown yet, like that side. It's a new side that I think everyone will enjoy, and yeah, it's nice. I think we can't really spoil that. I think for sure it's a type of music that everyone loves to listen to. Nag-debut ang Horizon ang July 2023 sa ilalim ng MLD Entertainment matapos mabuo sa survival reality show na Dreammaker. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH. Ito pa ang yung Showbiz Angel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang paglulunsad ng Quezon City ng kauna-unang Vendor Business School sa Pilipinas. Sa inulunsad na ito ng nasabing lungsod, matutulungan ito ang mga local vendors na magkaroon pa ng malalim na kaalaman sa pagnenegosyo, partikular na sa paglalago ng kanilang kita. Dito bibigyan ng akmang mga training ang mga vendor business students para sa pagsabak nila sa pagnenegosyo maging sa pagtitinda ng ligtas at masusustansyang pagkain. Gayun din ang financial support na matatanggap ng mga ito sa pagtatapos ng kanilang training para sa kanilang dagdag puhunan o kanilang panimula. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang...
The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZR HTV.